gyrocopter pinili, yung timber. So, alam ko, doon talaga tayo nagpapanig na dalawa eh. Sa may timber, so, eh. Kasi ang hirap so, din talaga eh. Parang wala ka na naman, wala ka na naman pampatay doon sa timber. So, medyo mahirap i-execute na naman yung... But, spirit vessel all the way tayo, di ba? Let's go into the game, mga kaibigan. And then, it also revolves around yung early game netong si Mineski dahil... I mean, if you get the early game, mas madaling solusyonan yung timber. So, at yung Nature's Prophet rin kasi, pwedeng, I mean, yan yung cheese na hero eh, no? Pwedeng, pwede mong iwasan yung, what do you call this, yung timber. So let's, magkakaroon yata ng action kagad. Pero, pakilala natin ang Mineski. Ice ang maglalaro ng Abaddon. Si Jabs, ang ating Nature's Prophet. Mushi will be using the Lifestealer. Ninja Boogie on the VES, the Vengeful Spirit. And Moon will be your Dragonite. For the side naman, dito ng VGJ, it's Freeze on the Timber. So, DDC as the Witch Doctor. Scyther on the Gyrocopter. Yang as the Omnite. And Fade on the Tusker. Okay. Ang VGJ is a Chinese team. Yeah. Tara, no? And, so, sa China ba sila lumalaban? Yeah, China. The, composed of Chinese ano to eh, Chinese player. So, sila ata yung team ni Jeremy Lin. Oh, yun si Jeremy Lin. Oh. Oh. Ito yung team niya. Ito yung nanalo dun sa Galaxy Battles. Oh. And, nasa ano na sila sa top din. Nag-second sila yung recent major eh, di ba? Kalaban ng VP. Alam niyo, Elric, oo naman. Kasi dati, nung nagkukundo ako, kilala, nakikita ko sila doon. Kaya, kalma lang kayo, men. Si Pastor Lon eh, kasalukuyang nagbabakasyon. At pagka Silver Edge daw, matatanggal din daw yung reactive armor. Ang problema kasi sa Silver Edge, kailangan unahan mo yung timber so para matanggal mo agad yung Silver Edge. Uh-oh. Eh, paano kung kunyari, armor na. Tumank na siya uh-oh agad ng damage at napalo mo, hindi na matatanggal yung reactive armor. Hindi exactly na siya mag-stack, pero yung remaining armor na nandun, nandun pa rin siya. So, meron naman sila mga carriers ng Silver Edge dito. Marami mga pwedeng solusyon dun sa what you call this. Kaya siguro hindi na sila kumuha ng hero na pang kontra masyado dito sa Timber Zone. Ito na naman, binubulas na naman nila mga kaibigan. We're expecting the, ano nga ba, sino ba maganda sa laning stages? Maganda pa rin yung Mineski, no? Sa early stages, no? So, I'm expecting them to, lalo na itong si Nature's Prophet, mag-ano talaga. Yung Uncle Joy, yung Timber ko, yung Timber so kasi dito, paakit yan. Oo. Na in the early levels, medyo mahina, pantayang ano kayo, pantayang pagbigkas. Pero biglang pag dumating sa level 5, level 4, medyo makikita mo na talaga na magkakaroon na ng onting pagkakaya. Grabe yung pambubuli ni Nature's Prophet din sa laning na yon, giving time for the Abaddon to just farm away. And naku, ito sa gitna, ito. Ah, patigasan pala ng ano. Patigasan to, no? Patigasan ng loob ang nasa gitna pala to. Malakas umayos din talaga yung ano yun, yung Nature's Prophet eh. But Ninja Boogie dito. Ninja Boogie. Sino gusto mo dito? Oh, Dire Courier. Naku, nahuli pa. Sino nakakahuli? Si Nature's Prophet. That is the power of a Nature's Prophet. Patented na yan. O, tinan mo. Making it rain. Shaking and baking. Hop. Whoops, ano nangyayari doon sa mga paikot-ikot na dyan? Good point. Sabi ni I.M. Pashtrick. Si I.M. Pashtrick dito. Oh. Yung Breed Fair daw, meron din minus armor. So, technically, it is a good counter against the Timber. So, pero kasi kailangan mo ng finisher on the Timber. So, so you can't just expect na sa buong duration, nandun yung minus armor na yun. So, pero let's see. That is a very good point, pare. Okay. Tignan natin. Maganda yung pinapakita na Mineski early on the game. They are not getting kills but they are getting the lead. Saan sila, nasaan nila yung last hit and denies hero dito. Nakuha pa nila yung courier. Yes. Ano sabi dito ni isang viewer natin? Si Burst agad-kagad. Sobra nagmamadali siya. Kagat move. Oo nga no. Naalala ko nga din. That is minus damage eh. Saan? Yung Breed Fire. Breed Fire is minus damage. Pwede pa hover direct. Si Direct Leti. Nako, ang kanyang matigas na cellphone na pwedeng patingin na DK. Patingin nung DK. Alam ko minus armor din yan eh. Naalala ko.
DK, tapos yung skill na Breathe Fire. Yung Breathe Fire, yan. Ayan. That, damage reduction nga, ayun. Damage reduction, 25%. 11. But still, medyo mainit ang laban. Oo nga, tama nga si Leo B16 doon. I do think na, parang nalito nga din ako doon. Na, hindi siya armor. Hindi siya armor reduction. Damage reduction siya. Yep. At si Muna versus DT versus... Uy, ano siya? Is holding his own here against the Timbersaw. Sa bagay, level... Medyo early levels mag... Alam mo... yung laban ng Timbersaw. Sa sobrang dami na natin game na kinakas, parang nagkakabuhol-buhol na yung mga... ano, but still, ito nga, the stun on that VGJ freeze hero, the Timbersaw. And... Moon. Si Mineski is still maintaining the 2K lead here, mostly I think because of the nagkakauli yan. Okay tama lang ginagawa niya ito. Siler will so, go down. Itong parang yung early game is revolving around the power of the Nature's Prophet. Okay. No? Yung hindi siya nakakuha ng last hit nice, eh, but he's doing things letting the others take advantage. Yeah, that is true. At kung isipin mo din Uncle Joy, si Uncle Kuna, mo sana sabihin ko, pero si DGC. Yan. Pero makunat dito si Moon, may 11 charges siya dito sa wand niya, so I don't think he will go down. Pero eto charge. Na, the counter-initiation, but reactive armor is there. Dragon's Blood, mga kaibigan, at walang mangyayari dito. Tamang saiguan lang. So, maganda. Actually, that's still a win for Mineski dahil tatlong hero yung kinumit nila dun sa rotation na yun. At wala silang napala. And that gives the space for Mineski. Ito nga yung space na sinasabi natin. Si Jobs, no. Hop, ay, naku po mga kaibigan. Pero okay lang, Makunachi. Hop. Uy, ganda naman ng tago. Ang ganda ng tago mga kaibigan. Jabs with the plays and they will secure that kill. So, munti ka na. Pangalawang kill na dapat ng what they call si Gyrocopter dun. Pero maganda pa rin, nahuli nila ang Taskar sa kanilang, yun sa space na nakuha ng failed gank sa gitna. Yeah. And andun na naman si Nature's Prophet to help that. Si Nature's Prophet ba na nandun? Wala na. That was a very good point, Uncle Joy. Kung iisipin natin, yun talaga yung lamang ng Nature's Prophet sa ibang supports. Ito, makating tayo sa point na, yes, wala siyang stun, wala siyang kahit ano. Minsan meron siya na Sprout, tapos yung Treants. But his mobility to actually go into the backline and provide parang extra damage. Hindi ko inano na, bakit hindi na nila kinorner tong si Omni Knight dun sa area na yun. Parang secured kill na yun kung na-corner nila. Sa bagay, hindi rin naman alam nila yung lugar ng ibang heroes. So, playing it safe there. Being very safe nga, tama si Uncle Joy dun. But Timbersaw dito, mga kaibigan. Actually, nakakagulat. Si Moon dito is actually getting a lot of last hits. Nga, no? Siya yung... kanina pa, pantayan talaga sila, no? But the failed attempts and... si Sylar dito na kung po kinakakwahe si mga kaibigan. Si Sylar kanina pa ito binubuli si Sylar. Medyo palumpalo dito siya. Laban kong laban talaga dito si Abaddon kasi meron na siyang headrest of rejuvenation. So, he can actually just go in and out. Yung Sylar the carry ng VGJ Thunder, nasa panglima doon sa ating net na to. Last hit and deny. Not good for early. Maganda yung point dito nung isang viewer natin na si Jay. Yung Gyro nahirapan sa Lifestealer Lane, lumipat pa sa Abaddon. So technically, talagang yun na yung nangyari. Pero ito si Jobs na kung po naipit din. And eto ang problema mga kaibigan. Wala ng Apotic Shield. They're trying to take him down. Will they go Boogie for the kill? There. Pero the counter-initiation, Abaddon dito, they will get the kill on DDC. Okay. That is a 1-for-1. And hindi mahihirapan bumalik ng lane ng isang Nature's Prophet because of the teleportation or the TPs. Exactly. So, exactly. Ayun, technically, nandun na siya uli. Nasa laban na siya uli. Nandun na siya uli sa baba. Ang kagandahan yung malambot na pwede mo yung burst down na tutulungan ng Abaddon na bibigyan ng buhay. So, yung
burst skill na kailangan nabigay na dapat dun sa Nature's Prophet na tagalampa dahil dun sa shield na binigay ng Abaddon and the heals as well. Alam mo, Uncle Joey, ang ganda ng approach dito ng Mineski. They're not actually making the Timbers a problem. They're actually punishing the other lanes. Kung kanina dun sa TNC OG na laban, pinoblema talaga nila yung Timbers, so medyo nag-focus sila. This time around, hindi. Pero Sylar dito nabugaan, mga kaibigan. Pero Mushi, with the right clicks, trying to take down, mga kaibigan, si Sylar dito. Pero the counter initiation coming out from Yang. And Yang, nasayang ang TP niya dito, wala silang nakuha. I think it's also because the Timbers, so hindi naman mabubuli kagad yung DK eh. Hindi mo man basa-basa mabubuli. Alam mo si Chirocopter dito, nag-trip of Jerusalem. Nag-trip to Jerusalem. Nag-bottom, nag-top, nag-mid. lahat ginangster siya eh. Nag-gangsters paradise siya dito eh. Etong si Freeze niya yun, sabi nga rin hindi man mabubuli. Eto nag-aangas. Lakad Marino, sabi nga ni London. Oh, Lakad Marino. Lakad matatag and jobs lakad dito. Wala siyang pakialam. He can just go out with the TP kasi merong apotic shield dito. Walang way para ma-burst down siya. And Sylar, no, ito, tinan mo, kinaldag mga kaibigan. Aray for the Sylar. Sige. And Moon. Sylar dyan. Tamang init lang. I mean, for both teams dito, pero Yang getting caught out. The heal will be there, pero I don't think he has the repel. Maganda ang mga galaw. Maganda ang gising. Maganda ang gising. Oh, op. Paglaban, oo. You want me, you got me. You want me, you got me. Come here. Sige. Pero nagamit ang Abaddon ultimate there. So, medyo mas vulnerable siya in that engagement. And then, nakamoy ng dugo ang Timbers ng inatake niya. Walang wala ba magsusupport doon? And anyways, I guess just punish the other lanes. Let Abaddon fed for himself. Naku, ang si Moon medyo kadilig dito. Nag-dragon form na siya to survive. Opo, pero maledict. Namaledict ni. Natamaan na. That's four engagement Mushi coming Mushi in. Mushi dito. With the line. Kukunin naman nila yung isang tower kapalit nung pagpatay nila sa DK. And they will be happy to take those towers. I mean, yung mga tower daw na ganun, Uncle Joyce. Ibang sige, objective. Ibang eh, objective yun eh. Kumbaga, hero kills. Hero kills. But if you're going to commit four heroes to get that kill, ibig sabihin, open yung ibang lanes for the counter initiation or counter take ng isang tower. Si Ice is doing well against Freeze, no? Although, hindi siya panalo sa linya, nabubuli siya. He's not getting killed. Hindi... Naku, si Yang dumb and broke. Uy, naku po! Nagkakarangan sila din, sabi ni Mushi dito. Go upstairs! Go upstairs! Dun sa player area. Naku, magkabigayan sila dito. Nag-go upstairs sila dito, man. Tinago si Mushi, sabi niya. Mushi, huwag kang lalaban doon. Medyo malalim yung pupunta. Si Ninja Boogie, hindi yan basa-basa na gaganyan. Sasagot yan. Hindi ka tulad din. Sino ba yun? Sila AU. Hindi na sumagot. Ito, go upstairs. Ito, sasagot yan. What? You go upstairs! Si Ninja Boogie. Okay, so... Ganun ba yun? Pero alam mo, ngayon ko lang nakinig yun, Uncle Joey. Medyo magandang mga bigaya natin dito ng mga informasyones. Easy win to sa Mineski, all lanes Pugo BGJ. Well, it's too early to say kung may mananalo na ba talaga Mineski dito or hindi. Bilog ang bola ng Dota. Di natin alam. But ito na nga ang problema, Uncle Joey. Tier 2 tower is now down at the bottom lane. So, yung top nila dito open pa for taking towers and at the same time you have the Nature's Prophet, so go dire-direcho, hyper aggressive. Triumvirate of Mineski is on the top of the networks. Si Lifestealer, DK, and Lord of Avernus, si Abaddon. At yan yung mga typical na laro rin, parang laro ng although mas pronounce ang EG na yung tricore nila, no? Diba kasi laro ni Ice na hindi basa-basa offline yung laro ni Ice eh, no? Parang pang action jackson. May nagtanong sa akin dito, Uncle G, chat. Ready na daw ba yung gaming chair na papapanalunan niyo daw sa raffle? Ice ba yun, beer bud? Sure na sure ka na dyan, ha? Oo, yun na. Ayun, binoga flame. Si Dalshim yun, si Dalshim. Boga flame. Boga flame. Oo, pero ito. At nakakuha na naman sila isang objective here. Just making use of the DK ultimate there as well as the
support of the Lord of Avernus. Pero gugustuhin ng BJJ Thunder Jet freeze on the attack. Uy, nabogas sila dito lahat. Nabugahan sila lahat. Sinunog, umatras sila bigla. Nasunog silang lahat. And wala silang nahuli. Well, yung task walang nahuli with the Ice Shard there. And while this happening, si Jabs ay mag-happy-happy dito sa taas. Pushing his way up there to the Tier 2 tower on the top lane. At biglang iikot siya dito. Kaya lang wala silang pang ano eh. Wala pa silang pang stopping-stopping ng TP Perks doon. At alam mo, si BJ Press dito, medyo napalaban na siya. Yung team versus niya dito, non-bearing pa rin hanggang ngayon. Medyo mahirap pero pa para sa kanya. At siya na nga yung pinakamalakas ng ano dyan, ng BJJ Thunder. Not a good sign for them. Yung ating Siler na kaninang number 5 dun sa network, na, ano na, bottom 5 na. Bottom 5. At ito nga, Uncle Joy, tinan mo, talaga si BJJ Press, hindi ko talaga alam, naka-priest lahat ng ginagawa niya ngayon. Naka-priest ang assets pa ni ng Team Verso natin dito. And, 10K na, umaakit pa. Alam mo, Uncle Joy, tingin ko problema na ito, ang dami nilang save eh. Dumakating tayo sa point na parang ayaw nila lumaban dahil ang dami nilang save. Doon na lahat panligtas, pero sila muna dito, laban kung laban. And all that, yung ano yung Nature's Prophet mo, na naiiwan mo, eh, nakaano na nga. Naka-spirit vessel na. They're gonna go for this. Good. And the reactive armor isn't going to be much of a problem if you have the spirit vessel kasi. The HP regen talaga. Tatanggalin yung HP regen. Eh. Well, natatanggalin na. Halos nanalify na yung HP regen nun. Nakuhuli si Ninja Boogie. Ito ang problema. Nagkakaibigan, nagkakahuli na sila dito, Ninja Boogie. Oh! Look at that swap! Ninja Boogie dito will get out of harm's way. Sino tamahan mo dyan? And ito na ang counter initiation. And look at that, Ninja Boogie with the place. Pero ito na ang ice abad natin dito. Freeze! Take it easy! Take it slow! So slow! Soul! Ano yung nakuha niya? Tinamaan siya ni Nature's Prophet ng nabinyagan yung ang tawag dito. Anong item ni palagi ko nakalimutan yung earn na upgrade there. Ninja Boogie dito mga kaibigan, kung papansinin niyo yung ginalaw niya doon, alam niya kapag doon siya tumakas sa taas, may chakra may. Ayun yung spirit vessel na binyagan. So he went for the swap on the timber, so doon siya umalis. Tapos nag-call ang buong Mineski doon na Action to back Jackson. Up. Action Jackson, alam nilang lalaban at tahabo na tahabo ng BJ Thunder. From 9K to 12K with that engagement, 7-2 ang score natin. And si DDC na disaster. Boom! Yung pinalo. At ang isang support, sandali lang with the combination of Jabs and Mushi. Yung pala yung sasakyan ni Mushi dito, no? Mukhang malayo yung mga pang-Air Asia. Pang-Air Asia. Oh, wow. Wow. Bigay na bigay, man. Air Asia Lords ang nabibigay ng Nature's Prophet dito. Ganon ka-smooth yung kanilang liparan dyan. Grabe daw race back sa Mineski. Parang, hop, naipit. Ups. Paano yung haste? What is haste pagkaganyan, man? Hop. Ninja Boogie there also to help out Moon. And Ninja Boogie with the Ninja Boogies. Ang galing ng rotation dito ng dalawang support ng Mineski. Si Ninja Boogie, kung paano niya ina-handle yung mga panguuli sa kanya. Exactly. Itong Mineski, bukod dun sa Tricor, ang laki rin talaga ng yung win nila. It's coming out from the rotations of Ninja Boogie and Jax. Yung support nila. Tama ka naman dun, Uncle Joy. Pero dito, look at the way Mineski takes towers. It seems like VGJ keeps giving up these tower pickups para sa Mineski. And ano ba magagawa nila? Wala talaga eh. I mean, yung Timbers dito hindi ba nag-online na Uncle? Kinukuha na talaga nila yung lead nila. And then with that spike, yung timing nila with the... kasi yung Nature's Prophet, go palagi eh. No? Basta't manalo sila ng coding engagement, yung Nature's Prophet, pwedeng makapunish against BJJ Thunder. And let's see what BJJ Thunder here. Sa BJJ Thunder naman, ano bang pwede nating comeback potential dito? For BJJ Thunder, they still have their Omni Knight kasi. Yung Omni Knight kasi talaga nila dito, pakiramdam ko makapagpabago ng complexion ng laro nito. One good Guardian Angel dito can actually save BJJ Thunder and actually turn around the fight. But still, yung Timber, so we need to see him do his job.
may spike, hindi. May spike siya. I know he has an item spike. Pero I'm actually surprised na hindi niya pa ginagamit kanina pa. Even though meron na siyang items like yung mga soul booster, yung mga nakikita natin kanina, hindi niya pa talaga nagagamit eh. Okay, ito yung Mushi nakakuha ng nasa kanya yung Aegis. It's actually their time to attack here. Dahil nasa kanila pa yung Aegis dito. Medyo natagalan na nga rin yan. At I'm not sure bakit di pa sila nag are they waiting for the dragon form para mag online ulit at magkumpul-kumpul at umatake against VGD Thunder. Post pork naman ni Eski dito, panglima sa ano? Panglima na. Panglima sa net, Richard. Oo. Grabe yung province. Grabe yung iba yung galaw iba dito yung galaw niya. Ng, ano, 16k na sila. At gumagal let make it rain for Jabs there. Medyo masaya ang laro at that's what we want, the tempo for Mineski here and VGJ Thunder. Medyo ayan ako, ito na, aatake na ba sila, huhuli sila, the walrus punch coming. Pero ito in si Moonba mawasasal baba nila, but the swap ni Jabogi giving up his life. Naku, buti na Titanic, mga kaibigan. Okay lang yun. Nag-region yan eh. Pero ito, the buyback coming up from Ninja Boogie. There is a call for Mineski to fight this. Jabs on the middle lane, trying to survive, mga kaibigan. Masyado siya madaming iniwasan dito. And look at that micro. The three and micro, mga kaibigan. Pero tutumba dito si Jabs. Naku, pero si Mushi, ito na ang problema, mga kaibigan. Napalaban na kayo. Kayo, gusto nyo, ha? Lumabang kayo. Ito na si Mushi. Ingangat-ngatin kayo. Oops, wala, hindi na ngat-ngat. Opa, opa, si Praise. Gusto nila si Praise. Day one, Praise! Tinamaan ng ligaw, nabuga! Nabugaan, mga kaibigan! DDC matutuna, wagas, ubos. Nabura. At si Fade pa yata. Gusto ba nag-Wallrush punch? Oy, Dragon Tail. O, yan. Ayan, sinasabi natin. Mushi with the triple kill dito. Tinamaan ng ligaw, nabuga, mga kaibigan. So, yung ano, no? Yung that save coming in from the Vengeful Spirit making dividends happen for Mineski again. And they are now... Oh, pero they... Naku, Mushi ka talaga. Makulit ka. Makulit ka at times, Mushi. Armlet toggle is real. And then, nasa kanya pa rin naman yung Aegis. So, pwede ba siya mag-asim moves na ganyan. Itong Aegis nga naman, medyo malapit na mag-expire. So, just making the use for it. Bait nga ba, diba? And ito na nga, Uncle Joy, looking at the looking at the game, it seems that Mineski can now take the shrines and make the life of VGJ Thunder harder dito para sa kanila. So they can take the shrine dito sa top and they can go for the Roshan, which is going to be very easy for them considering that they have the Vengeance Spirit and the Nature's Prophet. Exactly. So yung life stealer natin, meron namang basher. So another way to lock in that pesky timber zone, no? Yep. Pag meron ka mga slowdown tapos pag nahuli mo pa ng basher dyan, pwedeng ano na, go na. Kayod magsasaka daw, sabi na isa dito. Tapos sabi nung isa naman, ang laki ni General Bato dun sa gitna, naglalakad dun, lalaban pa din sila. Si General Bato, Jai. Nyaki sa'yo. Saan galing yung General Bato? Si General Bato. Sino yun? Bato. Sino yun, men? General Bato. Kalaban ng mga nagbabato. Shoutout to sa Wipe for You Guild Haki ng 255 tsaka GL sa WOE. May stock pa doon, makita ba yung stock, kakainin? Kakainin yan. Kakainin yan. Kitang-kita nila yan. Sabi niya, walang inyo, hindi, aming to lahat. Action, Jackson. Oh, hindi. Nagtitake lang siya ng tower. Is ka lang, Kel. Kel, kalmahan mo lang, Kel. Si Red Ice Black Dragon ay nandun, umiikot-ikot rin sa taas. At taking down the making the use of that dragon form. Ayun nga, si sumakay siya sa Red Ice Black Dragon. Si Mushi pala yun. Nakasakay kay Red Ice. At pwede pa sila. Nag-expire na ba yung ano? Malamang nag-expire na yung Aegis na yun, no? Nag-infest sa bato. Good eye. Nag-infest siya sa bato. Nag-infest. Ako po, yari ka talaga kay Chip dyan. Chip! Chip. Si Chip nanalo na kanina. Yeah, si Chip Armel. Si Chip ba ito yung ano eh? 35 movie spin coming in for taking the talent, Mushi here, and just feeding
himself with the set of ancients there. Yep. Radiant House. At ito na nga. Ano na lang, discipline ng ano lang, ang Mineski dito. They can still wait for the Roshan here. And while doing that, just keep VJJ Thunder in sa loob. Naku, sino nahuli nila to? Opo, pamasaker in the making nga. Tama nga naman. Yung Omni Knight na yun. Si Omni Knight. Naku po. Ito ang problema. Walang peg yan walang, sa kanila. Walang Guardian Angel. Alam mo, tandaan mo, this is a Black Saturday, so medyo madilim ang ating Saturday ngayon for the side of BJJ Thunder. Mm-hmm. Pero Lightning Tata-Thunder, yun ang sinasabi natin sa Tata-Thunder. Lightning Tata-Thunder, naku. Uy, uy. Oops, wala. Ayan, naku, medyo... Oy, nabash! Ganyan ka baka tigas! Naku po, naistan! Oh, yun o, palong-palong mga kaibigan, Mr. Pure Energy dito, live stealer, Gary Valenciano, hataw na! Oop. Souls! So nasol ano siya, nahuli siya ng ano naman, wala na naman siyang pang-region ngayon. Kakabugi si Ninja Boogie. Mm-hmm. Na Boogie Knights ang magiging storya ng ating game here. 17-4. Oyon si DDC, naku po mga kaibigan. Hoy, ikaw, alika dito. Sabi ni Mushi, oh! Takbo, Mushi. Tamang takbo, Mushi. Takbo, matatag, Mushi. Saan pa niyo yan? Ako po, tumumba si Mushi dito. Matalong pa, bagsak si Mushi. But, nandyan pa rin ang DK. And, Mushi will buy back. Moon pa rin on his no, tinamon si Moon dito. Naku, mahuli ba si Ninja Boogie? Si Moon dito, galaw pogi. Naku po. Nandyan si Ice to helping his teammates. At si Freeze ngayon ang babagsak. Pero still, that is GG. That is GG, mga kaibigan. Very clean... game for the side of Mineski. Anong kalaban ng EG dito? Kalaban ng EG is IG ba? Invictus Gaming din ang kalaban. So yung Invictus Gaming wala, secure na rin sila sa panalo nila. But yung EG kailangan nila mapanalo yung Invictus Gaming para mag-tie pa sila ng what they call this, Mineski. And Angel Joy, tingin ko pretty self-explanatory yung laro na yun. It's just Mineski executing it very very well yung lineup nila. It's a shutdown eh, no? Yeah. Wala nang hindi walang intricate details sa ginawa Mineski doon. Although may timing sila, but still it was their plan to actually win this way. So props to Mineski. Pretty much the opposite of what happened with our TNC game with Chief Armel. Yeah. Yung Chief Armel, what do you call that? Yung Timberson ni Chief Armel doon, bully talaga. Dito, hindi naman sabihin natin na bully, pero hindi ganun ka-impactful. At sira pa yung kabilat ka. Nagigets ka yung point mo doon na. Doon kasi sa TNC game, pinroblema nila si Timberso. Dito sa game na to, hindi nila pinroblema si Timberso. Sige, magti-Timberso. Although malakas siya, diba? Sige, magti-Timberso ka dyan. Doon kami sa taas. Timberso ka pala sa gitna eh. Bahala ka dyan. Wala ka magpaki. Gulpin namin kalawat kanan. Alam mo ba, nag-trip to Jerusalem, yung gyrocopter, bumaba, tumaas, gumitna, lahat na, gumubat na din. Wala pumunta. Sana bumais na lang siya. But still, ayun nga, props to both teams dito. I hope they win their games. And I think, let's take a short break. Medyo nakadalawang games na tayo. Tanong mo natin yan mga susunod na games natin dito. IG. Yun nga. IG. Is that the last series? Naku, yun nga. Kailangan manalo ng EG there just to pumantay sa Mineski. So, for that, mag-break muna tayo dito.